Hinahintulutan na ng pamahalaan ang pagsali ng Pilipinas sa clinical trials na naglalayong makabuo ng bakuna laban sa COVID-19 ng apat na collaborating organizations. Ito ay sa rekomendasyon ng Department of Science and Technology. Batay sa IATF Resolution No. 39 na may petsang May 22, 2020, pinabubuuri ng isang sub-technical working group sa panguna ng DOST na makikipag-ugnayan sa Department of Health, Food and Drug Administration, Research Institute for Tropical Medicine at World Health Organization kaugnay ng clinical trials. Nagbigay na rin ng direktiba ang IATF sa FDA na ayusin ang kinakailangang permit sa isasagawang clinical trials sa bansa. Kabilang naman sa collaborating organizations para sa clinical trials kung saan makikipagtulungan ng Pilipinas ay ang Adimmune Corporation, Academia Sinica, Chinese Academy of Science, Guangzhou Institute of Biomedicine and Health at Sinopharma, Wuhan Institute of Biological Products and Beijing Institute. Oras na maisagawa ang clinical trials, kabilang ito sa magiging requirements para sa registration process ng vaccine sa FDA at pagkuha ng Certificate of Registration para naman sa paglalabas ng bakuna sa merkado ng bansa. Una nang sumali ang Pilipinas sa clinical trials ng WHO na kinabibilangan ng testing sa off-label drugs na nagpakita ng senyales na epektibo ito laban sa COVID-19. Samantala, suportado rin ng IATF ang plano ng DOST na makapagtayo ng research centers para sa local vaccine research development. Kabilang na ang Virology S&T Institute sa New Clark City sa Tarlac at ang reactivation ng Pharmaceutical Development Unit sa DOST Industrial Technology Development Institute. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.